You're looking at the lineup of Execration, maganda rin naman yung kanilang late game potential. So, ng bawat isa, here we go! Bago tayo magsimula, guys, we just want to remind you that MPL is under the supervision and regulation of the game. Yes. Mga times na Kagura, yes, diba, na iba yung nag-clear out. Pero I think mas gusto nila yung Action Jackson dito. So, yung setup capability ni Chaknu, I think, ang hinahanap dito ng side pa rin ng Execration. Lalo na't binigyan dyan ng Joe. Meanwhile, pulado dito si James. James will just flicker away. 3K ang buhay dito ng Turtle. Here you go. Angela Ultimate papasok ngayon. Nice Turtle para dito sa side ng Exe, at sila ang nauna. At ayun yung sinasabi natin dito, Wolf. Doesn't matter kung ang typical na holder ay tank, pero kung mastery mo naman, ganun eh. Mayari kasi na yung Lancelot, yeah, kasi nga naman mas malakas yung lasting potential, yeah, niya. Mas mabilis talaga, Wolf, eh, because of the Thorndose. Pero napakagandang hard guard. Buhay pa si Kelra dito. Mukhang hindi na dahil ma-burst down dyan dito H2O. Coming out from NXT, kailangan nila din makakuha ng tama timings on their marksman. Like for example, si H2O, masakit din naman talaga damage ang carry. Yun na talaga hindi burst in a way. Yeah, kailangan niya pa maahanap ng magandang pwesto dito. Speaking of pwesto, ito na ba ang pwesto? Dahil yung purple ang inuuna pa rin ni H2O. Renjo, nangangalati ang buhay dito. Second skill para di, first skill, I mean, para kay... The think that Chang'o is an answer. Kung hindi naman counter talaga, sagot yan sa isang hari. Yeah, tignan natin dito as the turtle is now falling at 8k. Pasok ang hard guard dito. James, magagamit siya ng ultimate dito. Sipa para dito kay H2O. Namumula na ngayon si Chaknu. Chaknu, kumatakbo. Pero nako, tinamaan siya dito ng shuriken. Pero nako, yat up ata si na H2O. 20 seconds in. Habang si KelBJ ay grabe. Gusto rin tumusok eh. Nikin mo yung hard guard capability dito. Meanwhile, ito Max. At saka of course si Kelra. Nandito sa loob. Nilabas ang summon force. Pare, wala kami pake. Kahit may wave clear ka. Dalaway na wave. Nahuli niya sa likuran. Saktong-sakto sa timing na Lloyd Turtle para ma-retrain ni Lancelot. At nako, speaking of Chaknu, may nakuha pa siya dito na pangalawang aliyong pare, and Yahweh will pay for the price. Execration dahil sa space out niya, tapos nakuha pa ng rundown yung Execration with the Angela Lancelot. Kung baga nagkakaroon siya dito ng kakaibang mentality, pare. The Chak Mamba mentality. Chak Mamba mentality. Chak Mamba mentality. Ngayon, sinabayan nila yung Lloyd doon sa top lane. Ito na ba ang depensa na kailangan ng NXT? Saan nila ilalabas itong meteor shower dito sa may batang Lord? Dab-dab. Pero grabe, pare! Basan dito ang Tore. Ang ganda ng zaman for sinabayan. Sabay-sabay tayo, sabi dito ng Execration. Kahit umuulan, sumasayaw dito. KelBJ now. Pasok si KelBJ dito. Tumusok to Mordros as James is falling low. Habang si Renjo ngayon nakapag-figure out. Ayun yung mga shurikens dito ni H2O. Pero Kelra with, of course, the counter go. Pasok ng Zaman Force dito. Sabay, mega kill. Huma-Harlem, pare. Tumitiktok sa loob ng Zaman Force. Dalawang nawala ngayon sa side ng NXP as Execution will discipline themselves. Kuha na muna lahat ng mga towers. At nako, pwede na ata mag-back. Pero lalaban pa ba? Mukhang lalaban pa rin. Chaknu! 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 With the 4-man knock-up to finish off the job, Execration taking game number 1. The Chak Mamba came out to play.